ba magiging possible maging ano na rin to, City of the Stars na rin? Well, wala po, I'm flattered with what you just mentioned. Kami naman po ay napagkatiwalaan ng aming mga mamamayan na maglingkod at naniniwala naman po ako na sa loob ng 5 taon na tayo naging mayor, naging maayos ang mga ating pamamalakad. Lalo-lalo na ang panahon ng pandemic ay nangunguna parati ang lungsod ng San Juan. Number one po tayo sa vaccination, isa po tayo sa mga talagang nakabangon agad pagkatapos sa pandemya at ngayon po ay tayo rin ang nag-iisang lungsod sa Metro Manila na 100% ng barangays ay drug cleared na. Tayo rin po ang merong pinakamababang crime volume sa Metro Manila. Kaya nga maraming mga negosyo nagbubukas dito sa aming lungsod at sa lungsod ng San Juan sa Bicol. Maayos po ang pamamalakad ng pamalong. So, of course, I welcome Charm here in Green Hills Mall. Nakita naman itong bagong mall ng Ortigas, bago, malaki. It's really a leveled up mall experience here, yes, in Green Hills Mall. Natutuwa po ako tuwing may nagbubukas. Kaya nga ako nandito kami ni Vice Mayor Angelo Grulli sapagkat ito yung paraan namin na ipakita sa mga negosyo na supportive po ang local government sa kanila. Hanggat meron po tayong pagkakataon na makadalo sa mga pagbubukas sa mga negosyo, pupunta po tayo sapagkat anumang kitain ng ating mga negosyo, yan po ay nagiging business taxes po para sa atin. Nasa namang pinagkukunan natin ng pagpapatakbo ng ating pamalamos sa araw-araw. Totoo po ba si Daniel Padilla nadadalas daw po rito at balak rin magkaroon ng milyon? Actually, kami po ni Daniel Padilla, meron na kaming business from 2017 pa, yung District 8. Yes, up to now, kami po ay partner sa Mamburong. Kasama natin si Vice Ganda, mm-hmm, si James Yap, si Mark Pinkley, si Paul Artadi, si Chef Kel Zabir. Kami po ay makakasama po sa po District 8. Dito, no? Yes, sorry. So for many years, we've been together. In fact, last month, tayo rin po ang nagkasal kay JC, yung anak ni Carla. So, matagal na kami magkakaibigan. At si Daniel naman po ay kaibigan natin matalik. So, kung sakaling mag-desisyon siya magbukas ng negosyo rito, aside from this decade, of course, welcome na welcome po. Pero aware kayo, Mayor, na bukod sa connection nyo kay Daniel, may isa pang intriga kung bukod kayo. Alam niyo, sige, siguro, banggitin ko na rin po yan. Oh. Yes, ang aking anak na po ay nalilink kay Daniel Padilla. So bilang isang ama, gusto ko pong sabihin sa inyo lahat na hindi po totoo yan. My daughter has been single all her life, sa totoo lang. Kahit hindi kayo maniwala, alam ko po yan. Pero are they good friends? She's 23 years old. She's now focused on her studies kasi siya po ay... In fact, nasa Amerika po ngayon sapagkat sa September po ay magsisimula na siya sa kanyang Master's in Marketing Intelligence. Yan po ay sa Fordham University. So pagka-graduate yan ng early part of this year from De La Salle University, nag-aaral po siya sa UCLA ng isang program in finance. At sa September po ay magsisimula na ang kanyang master. So, hindi po totoo yun. So, ako na po nagsasabi. In fact, alam po na ililink na siya ng ibang mga tao. Pero bilang isang ama, ako na po magsasabi na hindi po totoo yan. So, kung meron man mga tao nagsasabi po na anak ko yan, ako na po nagsasabi hindi po yan totoo. Actually, hindi naman siguro lingit sa inyong kaalaman na napapag-usapan na rin lately. And in fact, nasasama nga siya sa mga comments. No? So may mga comments about it. So, umabot din naman sa akin yan. At ako na rin po nagsasabi talaga. No? Si Daniel is a good friend. Kaibigan ko po siya at kanyang pamilya. Kaibigan ko. Tumayo rin ako ninong ni JC nung siya po'y kinasal. At si Carla po ay matalik kong kaibigan. So, Amanda, my daughter, and Daniel are not linked in any way. No, hindi po sila, hindi pa sila. Kumbaga wala pong katotohanan yan. Pero friends na may friends po ba sila? No, in fact, ang mag-friends talaga, ako at saka si Daniel. Amanda has always been just a fan nung bata pa siya, no? In fact, I remember, sinasama ko si Amanda pag merong mga events si Daniel doon nung batang-bata pa si Amanda doon. Yung naalala ko na si Ramang Kosher was an Uishi event long time ago sa Resorts World pa ngayon. Probably she was maybe 4
old talk din. So hindi sila nag-usap, hindi sila kumbaga magkakilala lang siguro sila in a way na dahil kaibigan ko at si Daniel. So at hindi pa po sila Amanda. Hindi pa sila nagkasama. Amanda has been single all her life. So, totoo po yan. No? In fact, I'm surprised as a father, at her age now, single pa rin siya. Kasi, very independent-minded, and marami siyang gustong gawin sa buhay. So, kung naalala ninyo, yung one and only major exposure naman niya sa showbiz really then was yung Pinoy Big Brother. Tapos after that, nag-roll siya ng movie, yung Connected, under Star Magic. So, after that, ay medyo nag-lilo na rin siya noon. No? So, it's because she's focusing on her studies. Gusto niya kasi na magkaroon ng isang career sa marketing. Kaya nga po siya nag-aaral sa ibang bansa at ngayon ay mag-aaral din sa Fordham. And I'm proud of my daughter. And again, as she decides to remain single, I respect that kasi mas gusto ko rin na makatapos siya ng master's niya. Kasi kung ano man ang gusto niyang tahakin pagkatapos ng kanyang pag-aaral, iba na rin na nakapagtapos siya talaga ng higher education such as master's in marketing intelligence in a very prestigious university, which is Fordham University, na kilalang kilala po sa buong mundo. Wala akong planong sumunod sa iyo, Pacquiao. Si Amanda, mas anho siya kasi. Mas gusto niya talaga ng pumasok sa field of marketing.